Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Michelle Bautista Bote ng CRC Makati. At ito po ang ating daily devotion na tinapay mula sa langit. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan sa Leviticus 26 verse 18 to 20. At ang title po ng ating pag-aaralan ay Disobedient Israel Will Be Cursed with Poor Harvest. Ngunit bago po natin tunghayan ang mga salita ng Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na patuloy mo kaming pinalalakas at binibigyan ng mensahe mula sa iyong banal na salita. Maraming salamat po Panginoon sa opportunity na kami pong lahat ay makapanalangin at makapag-aral Panginoon ng lahat ng mga instruction mo para sa amin. At gamitin mo po Panginoon ang mga salitang ito na aming pinag-aaralan upang kami po ay gabayan sa pang-araw-araw naming buhay upang kami ay makasunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa iyong biyaya at sa tagumpay na binibigay mo sa aming buhay. Maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig. Sila po ay palakasin ninyo ng iyong mga salita at kami po ay bigyan mo ng magandang araw, magandang linggo at magandang taon para po sa aming mga buhay at ang aming mga pamilya. Maraming salamat po. Patuloy ka naming pinupuri, pinasasalamatan sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Ang atin pong titulo ay Disobedient Israel Will Be Cursed with Poor Harvest. Ito po ay matatagpuan sa Leviticus 26 verse 18 to 20. Atin pong basahin mula sa Magandang Balita Biblia. Verse 18, kung sa kabila nito hindi pa rin kayo makikinig, makapitong bayo ang parusang gagawad ko sa inyo dahil sa inyong mga kasalanan. Verse 19, paparusahan ko kayo dahil sa katigasan ng inyong ulo. Hindi ko pauulanin ang langit at matitigang ang lupa. Verse 20, mawawalan ng kabuluhan ang inyong pagpapagal sapagkat hindi maanihan ang inyong lupain at hindi mamumunga ang inyong mga bungang kahoy. Dito po sa ating teksto, ipinapaliwanag ang mga pangako at babala mula sa Diyos para sa mga Israelita. Sinasabi dito na kung hindi sila magsisisi at hindi susundan ang utos ng Diyos, dadagdagan pa ng Diyos ang kanilang mga paghihirap at pagsusubok. Ang kanilang buhay ay magiging malupit at ang kanilang lupain ay hindi magiging produktibo. Ito ay bahagi ng konsepto ng sakuna o parusa mula sa Diyos para sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang kautusan. Makikita po natin sa verse 18, ang pinapaliwanag po dito, sabi dito, kapag wala pa kayo sa mga ito at hindi nagsisisi, dadagdagan ko pa ang inyong mga parusa dahil sa inyong mga kasalanan. Dito ay pinaliwanag na kapag hindi pa sila sumusunod sa mga utos ng Diyos at hindi pa sila nakukumbinsi na magsisi sa kanilang kasalanan, dadagdagan pa sila ng mas malupit na parusa. At sa verse 19 po, lilitisin ko ang inyong mga bisig at lalambot ang inyong mga mata. Sa talatang ito, tinutukoy ang literal na pisikal na hirap ng kanila mararanasan tulad ng pagod at gutom upang maramdaman ang epekto ng kanilang mga kasalanan. Ipinapakita lamang po dito na ang pagpapatuloy ng mga mas malulupit na parusa, pati ang pagkakaroon ng limitadong kalayaan at kalakip na paghihirap. Kasi po, matitigas ang ulo ng Israelita ng mga panahon na yun at hindi po sila marunong sumunod sa kautusan ng Diyos. Sa verse 20, ang inyong lakad ay magiging walang kabuluhan sapagkat hindi kayo susundan ng Diyos sa anumang inyong gagawin. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng tagumpay at kasaganaan sa lahat ng kanilang ginagawa dahil wala silang patnubay o basbas mula sa Diyos. Ang buhay at mga gawain nila ay walang silbi. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng mahigpit na kaugnayan sa pagitan at ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at pagkakaroon ng biyaya o parusa mula sa Kanya. Ito'y bahagi ng mga aral at prinsipyong ipinakita sa Levitico sa konteksto ng pangangalaga at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ano po ang matututunan natin sa ating napag-aralan tungkol dito? Una, kailangan po nating alamin ang kahalagahan ng pagsunod. Mga talatang ito po ay nagpapakita ng kahalagahan sa pagsunod sa utos ng Diyos. Kapag hindi tayo sumusunod, maaaring tayo ay makaranas ng parusa o karampatang mga kahirapan dahil po sa ating pagsuway. Pangalawa,
kailangan din po nating malaman ang pagbabago at pagsisisi. Malinaw na pinapakita ng Diyos na handa siyang magpatawad at magbago kung ang tao lamang po ay magsisisi at magbabalik loob at pagsisisihan ng lahat ng kanyang kasalanan. Ang Diyos ay hindi lagi nagbibigay ng malupit na parusa, kundi naghahanap ng pagsisisi at pagbabago. Kaya kung tayo po ay taos-pusong nagsisisi sa ating mga kasalanan, ang Diyos po ay laging handang magpatawad at magbago po sa atin. At ang pangatlo po ay ang koneksyon ng bunga ng mga gawa. Ibig sabihin po, ano po ang ating ginagawa o ano po yung ating ipinapakita? Ano ang magiging bunga ng lahat ng ating ginagawa? Kung tayo po ay sumusunod, ang bunga po nito ay pagpapala mula sa Diyos. At kung tayo naman po ay sumusuway, may karampatan pong parusa. Ito po ay pinapakita lamang na mas maganda pong gawin natin ang kautusan ng Diyos kaysa po ang sumuway sa Kanya. Sapagkat naririto po makikita natin na ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos ay pagbuti rin po ng ating mga buhay. Sa conclusion po, ito po ay nagpapakita ng mensahe sa atin ng kahalagahan ng pagsunod sa Diyos, pagbabago, pagsisisi, at ipinapakita ang relasyon natin sa Panginoon at ang ating mga gawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya kung tayo po ay may mga bagay na hindi pa natin inihingi ng tawad sa Panginoon, tayo pong lahat ay humingi ng kapatawaran at pagsisihan ng ating pong mga kasalanan upang ang pagpapala po ng Diyos ay malayang makadaloy sa atin at mabless po ang ating pamilya, ang ating tahanan at ang lahat ng ating ginagawa. Yun lamang po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mensahe mo sa amin ngayong umaga. Kung ano man po ang laman ng aming puso at isip, Panginoon, kami po ay linisin mo upang kami po ay maging karapat-dapat na tumanggap ng iyo pong pagpapala at daluyan kami, Panginoon, ng iyong banal na espiritu upang kami po ay maging malinis sa iyong harapan. Maraming salamat po sa iyong salita at pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming ng mga kasalanan upang kami po ay maging karapat-dapat na humarap sa inyo sa umagang ito at sa buong araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, sa aming pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay inyo pong ibahagi ang atin pong YouTube link na tinapay mula sa langit sa CRC Family upang marami pa po ang maabot ng salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless.